Ayan, mga people, taga Puerto Princesa, may ilaw na po. Guys, let's start. Bowl. Gyan mula ng nakita ba? Asin, tutog na oil. Yan. Ayan, oh. Yan, oh. Oil lang yan, oh. And then asin. Ayan, oh. Asin. Ito guys, oh, asin, oh. Oh, asin. Ayan, oh. Okay. Tapos, bulak. Patay ng bulak. Ganyan lang karami, oh. Ito lang karami. Gawin natin. Buwasan natin. Diyan marami ito. Gawin natin. Yan. Parang gawin mo lang siyang palito. Yan. Yan. Medyo, oh. Lagyan mo ng palas yung baba niya para tumayo. Tapos ito, gawin mong parang palito ito dito. Yan, okay, and then lubog na natin dito. Tutukan ba dito na galay mo po? Yan, yan, parang ilubog mo lang siya sa asin yung cotton, tapos ngayon basa-basain mo siya. Yan, basa-basain mo, di ba? Pag nabasa mo na yung cotton, parang matigas-tigas na siya. Yan, yan, ready na yan. Yan. Okay, yan lang. Asin lang kasimple. Wait lang, ah. Magtitissue muna ako. Yan. Okay. Linis na. Ngayon, sisindihan na natin. Diba? Sindihan na natin. Hindi lang, palito mo. Puro. Ngayon, bago natin sindihan, may technique yan para, kasi pagkaganyan, hindi siya mag-ilaw matagal. Ang gagawin mo ngayon, pisilin mo, pisilin yung dulo niya, pisilin mo yung dulo, tapos parang i-bend mo siya konti para mabilis siya masindihan. Yan, yan. Pag pinisil mo yung dulo niya, wala kasi mantika yun, mas mabilis siya maglingas. Yan, ganyan lang natin. Tutok mo na. Ayan, di ba? O yan, lumingas ko agad, oh. Tutulang pa natin. Yan. Ayan. Ayan, di ba? Diba? Naglingas na siya, di ba? Oh. Ano sa inyo? Ha? Ayan. Nakakatulong po yan sa inyo. Ayan. Share lang po ito. Kasi, mahirap magharap ngayon ng kandila, eh. Ubus sa pamilihan, eh. Tapos ang kandila, mas mahal. Ito, sa isang bote ganito, ilang gamitan mo na yan? Isang ganito. Ito, 26 pesos isang bote. Asin, konti lang naman, di ka napapalit ng asin. Tapos pag medyo konti na lang yung oil niya, palit, dagdag na lang ganyan. Yan, oh, konti na lang oil. Pero matagal po yan, maano, matagal maubos yan. Ganyan lang kasimple. So, eh, kung may tanong po kayo, pwede po kayo mag-comment para maturuan ko po kayo. So, yan po. So, pagkita ko po sa inyo kung marami na akong ginawa. Ito po. Ito po. Yan. Oh. Yan, mga use na po yan. Magamit na, oh. Ngayon, papalitan ko lang po itong ano nyo. Palitan lang po natin itong mga ganito-ganito na nyo. Gagawin po natin ng bago. Yan, yung mga asin niya. Yan. Yan. Ito po, gamit na po ito. Yan. Patay ng another bulak. Sabasain natin. Pansin mo, maitim siya kasi use oil ito. Yan, oh. Dagdagan natin ngayon ng oil. Ayan.
Tapos pisilin natin yung dulo. Lagyan din ng asin. Yung asin kasi ang purpose niya lang para tumayo yung bulak at the same time hindi siya mabilis magsipsip ng mantika. Kasi napipigil ng asin pa konti-konti lang yung sipsip niya. Ah, di ba? Tapos yan. Diyan natin. Oh my gosh. Basta-basta namamatay. At kagandahan pa nito, mas safe siya kumpara sa kandila. Ang kandila kasi kapag natumba, nag-aapoy pa rin, nagkukos siya na sunog. Pero ito, pagka natumba siya, patay agad siya. Ayan, nagbigyan pa natin. Oh. Ito naman isa. Basta-bastain lang natin yung bulak, ng mantika, o. Oh. Tika po yan, yung pang prito po yan. Cooking oil ba? Alam nyo cooking oil? Yan. Cooking, cooking oil. Yan. Oh, isin din naman tayo. Isa pa. Ah. Oh, matay. Medyo curve natin konti. Tapos pisilin natin. Para mapoy siya. Kaganyan po ayaw magsindi, ibig sabihin puno siya ng mantika o kasi kailangan ng pisilin. Ah, pisilin mo lang, ibig sabihin niya puno siya ng mantika. Kailangan po yung dulo niya is medyo dry. Pero may oil siya, pisilin nyo lang. Ayan. Hindi na po etatlo, oh. Di ba? Ready na po yun sa brownout. Oh. Ito, oil, bagong oil. Ito po, used oil na. Oh. Ito, kagabi, gawa ko ito kagabi. Yan. Yan po siya. Same time, may ilaw na po kayo. Hindi na kayo mahirapan. Ang buhay nyo po dito, mga 4 hours po sa isang ganitong karaming mantika po. Mga 4 hours po yan. Yan po, gawa ni Barrels Grill. Okay. Okay, okay ba? Try nyo na ngayong gabi para wala nang brown out. Okay, bye bye.